Hello, hello mga kabayan. Kamusta kayong lahat dyan? This is Mia Chavez, OFW dito ngayon sa Kingdom of Saudi Arabia. Welcome back po dito sa channel ko, Mia's TV. Ngayon lang po ako nakabalik makipag umara po sa kamera dahil po naging masama yung pakiramdam. Naging positive po ako sa COVID-19. Kahit nga tayo ay fully verified na po tayo sa ating vaccine, pero hindi pa rin natin masasabi ang panahon kung kailan po tayo magkakasakit o dadapuan ng COVID na ito, yung pandemic na ito, mga kabayan. So lahat po tayo, mga kabayan, ay dapat mag-iingat kahit na naka-vaccine na po tayo, kahit complete vaccine na po tayo, kailangan pa rin na po nating mag-ingat. Sa panahon dito ngayon, sobrang lamig, masakit yung likod, kaya dapat tayo mag-ingat, mga kabayan. So mga kabayan, our topic for today is about kung paano po tayo bago po tayo makakuha ng ating birth certificate, marriage contract, sinumar o death certificate, bago po tayo makakuha niyan online, ay mayroon po tayong 3 steps na dapat pagasundin. Ito po yung step 1, mag-fill out muna tayo ng kanilang online form. Ang step 2, magbayad po muna tayo through payment channels nila. Ano-ano po itong mga payment channels nila? Ito po yung video bank branches, video bank online, union bank branches, union bank online, at ano pa ba yung bayad center. Yun, bago tayo makapagbayad niyan, mga kabayan, ay dapat makakuha muna tayo ng maka-fill out muna tayo ng ang kanilang online form, at saka makakuha tayo ng magsisend yan ng batch number, yung CPSA sa atin. Yun ang gagamitin natin para tayo ay makapagbayad at makakuha ng ating online PSA. Tapos, ito, pwede rin tayo magbayad sa bayad center. Bayad tayo sa GCash, yung American Express, Visa Card, UCPB. Ayan po. Tapos, yung step 3, hihintayin na lang po natin yung delivery. Bago po tayo mag-fill up ng form, kailangan po yung taong, kung tayo ay nasa abroad, tayo ay mag-fill up dito sa abroad, dapat yung taong magre-receive doon sa Pilipinas ay mayroon siyang, siguraduhin po natin, mga kabayan, na mayroon siyang valid ID po, mga kabayan. Guide ko lang po, po kayo, mga kabayan, kung paano po ang pag-fill out dito sa PSA. But before that, mga kabayan, don't forget to subscribe first. Just click the like and click the bell button para po ma-notify kayo sa susunod ko pong video. So punta lang tayo dito sa ating Google Chrome o Google Search. Tapos i-click natin itong click here to request now. Tapos PSA Serverless accepts request for delivery within and outside the Philippines. Local request for marriage, for birth certificates, marriage and death certificates is 330 per copy, but the sinumar is 430 pesos per copy. Additional 30 pesos for the documentary stamp tax. But if you want a foreign request, delivery destination is outside the Philippines, USD 20.30 per copy, issuance of sinumar. Ayan po, mga kabayan, kapag basa nyo na po ito lahat, i-click nyo na lang dito sa gilid, I accept.
Pagkatapos dito, yung contact and delivery information. Ito po ang dito, pangalan po ito ng magre-receive doon sa Pilipinas. Kapag ikaw ay nagre-request na nasa abroad ka, ito ay pangalan po ng magre-receive ng iyong birth certificate o kung ano man ang kinuha mo. But be sure na mayroon siyang valid ID. Halimbawa, ilalagay natin dito si yung last name ni ayan, De La Cruz. Pagkatapos, yung first name niya is Juan. Sample ko lamang po ito, mga kabayan. Letter A, ang iyong kanyang middle initial. Tapos, kung anong country siya, Philippines, within Philippines. Tapos dito sa complete delivery address, ilalagay ko na lang yung aking address doon sa Pilipinas. Ayan. Tapos yung delivery province, ilalagay, ipipindutin nyo lang yan. Yung araw pababa, tapos i-click nyo lang. Ayan, kasi ako Negros Occidental. Tapos yung city, municipality, ilalagay ninyo. Ako Bacolod City. Tapos yung zip code niya. Kung hindi nyo alam yung zip code, i-click nyo lang itong search Philippine zip codes. Ayan, tapos ilalagay nyo ang inyong yung telephone number, yung cellphone number ng taong magre-receive doon. Tapos yung iyong valid email address, ilalagay mo kasi diyan magsisend si PSA ng batch reference number. At saka yung request reference number. Itong tax identification number, optional naman po, pwede na hindi. At pagkatapos na matapos nyo pong ma-fill up ito, mga kabayan, ay in-next nyo lamang po. Ayan, tapos i-check nyo na lang kung yan ang information nyo ay tama. Pagkatapos, kapag tama na yan, i-confirm nyo lang po, mga kabayan. Pagkatapos dito sa ito yung sa request summary, pipiliin nyo po kung ano po yung kukunin nyo, birth certificate, marriage certificate, death certificate, or sinomar. So ako, example, kukuha po ako ng birth certificate para sa anak ko. Ayan. Pagkatapos, was there any correction or amendment, exchange correction of interest court? Ilalagay ko, I know. Were you able previously get a copy of the birth certificate from PSA? Ilagay ko. Kasi hindi naman ako nakakuha na previously. So, i-click lang ang next. Ayan, ito. Number of copies. Kung isang kopya lang po yung kukunin nyo. Tapos itong name. Ito yung pangalan ng taong kukunan nyo ng birth certificate. Halimbawa ko po yung anak ko. Last name niya is ayan, tapos yung first name niya. Tapos yung middle name niya. Ayan. Pagkatapos siya ay female. Halimbawa ko po yung pangalan ng anak ko, tapos yung country, Philippines, tapos yung province, Negros Occidental, yung municipality, Bacolod City. Siya ay ipinanganak noong June 4, 2015. Tapos yung father's name niya, ilalagay po yung last name ng father. Ayan, tapos yung first name. Tapos yung middle name. Ayan. Tapos itong mother's maiden name. Ang last name ko kasi, ayan,
yung pagkadalaga ako, yun, Chavez. Tapos yung first name. Tapos yung middle name ko, noong dalaga ako, yung apelyido ko. Ayun. Pagkatapos, registered late. Kung late registration ba siya o no registration. Kung late registered siya, ilalagay po yung registration date niya dito. Tapos yung purpose is for school requirements. Ilalagay yan dyan. Tapos relation to the birth certificate owner is daughter. Ayan. The Child and Youth Welfare Authorization and ID of the document owner together with the requester's ID are required if the requester is not any of the following. The owner of the birth certificate. Ayan. Pagkatapos na makuha nyo na yan, matapos nyo nang ma-fill up ito, kabayan, i-save nyo lang. Pagkatapos na ma-save nyo yan, magpa-pop up yan si PSA doon sa email address na inilagay nyo dito, mga kabayan. Ayan po, pagkatapos magpunta na po kayo sa kung saan nyo po ibabayad, bayad center, kukunin nyo po yung batch reference number o yung request reference number, kung ano po yung ibinigay sa inyo sa email na inilagay po ninyo dito sa pag-fill up nyo ng PSA survey list, mga kabayan. Ayan. Thank you.